Ngayon ibobood natin ang American action thriller film na pinamagatang John Wick Chapter 2. Nagsimula ang pelikula kung saan si John Wick ay nakikipaghabulan sa grupo ng mga mafia para bawiin ang kanyang Ford Mustang mula kay Abram Tarasov na siyang kapatid ng yumaong si Viggo Tarasov. Agad na inalerto ni Abram ang mga tauhan niya na maghandang harapin si John Wick. Isa sa mga tauhan niya ay parang medyo confident sa sarili at minaliit si John Wick na sinasabing kaya niya itong harapin ng mag-isa. Tinanong niya si Abram kung bakit isusugal nila ang lahat para lang sa isang kotse. Sinagot naman siya ni Abram na hindi lang ito basta kotse, dahil kotse ito ni John Wick. Kaya naman iminungkahi niya sa boss niya na ano kaya kung ibalik na lang nila ang kotse. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Abram sa kanya kung anong klaseng tao si John Wick. Sinabi niyang si John Wick ay pinatay ang pamangkin niyang si Joseph at kapatid na si Viggo kasama ang mga tauhan nito dahil lang sa kotse at isang aso. Sinabi naman ng tauhan niya na papatayin niya si John Wick kaya sinagot siyang muli na si John is a man of focus, commitment, and sheer will. Minsan niya nang pinatay ang tatlong lalaki gamit lang ang lapis. Malinaw na pinapaliwanag ni Abram Tarasov na hindi nila basta-basta lang pinag-uusapan ang isang ordinaryong tao dahil pinag-uusapan nila si John Wick at ang salitang ordinaryo ay hindi angkop sa taong yun. Si John ay nirerespeto sa mundo ng krimen dahil sa kanyang katatagan at kagitingan. Sa kabilang banda, si John Wick ay nahanap na ang kinaroroonan ng kanyang Ford Mustang. Pero bago siya umalis, kinalaban niya muna ang mga tauhan ni Abram Tarasov. Gayunpaman si John ay hindi tinuluyan ang buhay ni Tarasov kung mangangako itong hindi niya naguguluhin ang buhay ni John Wick kailanman. Pagkatapos ay umuwi na nga si John. Inilibing na ni John ang kanyang mga alaala bilang isang hitman at nagpas siyang mamuhay na ng normal na malayo sa kaguluhan. Ilang araw lang, dumating si Aurelio sa bahay niya para ayusin ang nawasak niyang Ford Mustang. Tiningnan ni Aurelio ang sasakyan niya at sinabing matatagalan pa bago ito maayos. Kinagabihan, si John ay binisita ng Camorra crime boss na si Santino Di Antonio. Nakiusap siya kay John na bumalik sa serbisyo. Pinaalala niya rin kung paano niya tinulungan si John sa napaka-imposibleng misyon niya noon at nanumpa pa si John sa isang marker bilang unbreakable vow na sumisimbolo ng Blood Oath Medallion. Pagkatapos ay pinakita ni Santino ang nasabing marker para ipaalala ito kay John at tanggapin ang kanyang mungkahi. Ang pamilya Santino ay isang tyrannical mafia family dahil sa malakas na impluensya ng ama ni Santino at dahil sa kabilang din ito sa high table at council sa 12 high-level crime boss. Sa kabila ng pagyayabang at parabang nananakot na si Santino, hindi pa rin pumayag si John at sinabing nagpa siya na siyang magbago ay hindi niya nababaguhin ang kanyang desisyon. Medyo dismayado si Santino sa kanya kaya bilang resulta, pinasabugan niya ang bahay ni John Wick. Kahit papano ay nagawa naman ni John makaligtas kasama ang kanyang aso. Dahil wala na siyang matitirhan, nagpa siya si John bumalik sa Continental New York City. Pagkatapos ay humingi siya ng payo mula kay Winston at pinaalala naman sa kanya ni Winston ang dalawang unbreakable rules ng Continental. Una ay bawal pumatay sa loob ng Continental at pangalawa ay bawal talikuran ang sinumpaang blood oath sa marker. Dahil sa wala ng choice si John Wick, napilitan na lang siyang magtungo kay Santino. Hindi na nga nagaksaya si Santino ng oras at pinag-usapan na agad nila kung ano ang pakay niya kay John. Iminungkahi niya kay John na patayin ang kapatid niyang babae na si Gianna. Si Santino ay nagseselos sa kanyang kapatid dahil siya ang napili ng kanilang ama mapabilang sa high table sa halip na siya. Kaya nais ni Santino mamatay ang kanyang kapatid upang siya na ang maupo sa posisyon ng high table. Pumayag naman si John sa misyon at inutusan ni Santino ang kanyang bodyguard na si Aris bantayan si John at obserbahan kung paano nito isasakatuparan ang misyon. Nagtungo si John sa storage location para kunin ang kanyang mga susuotin bago pumunta sa Rome. Nanatili muna siya sa Rome branch ng Continental Hotel at mainit siyang binati ni Jules na siyang manager ng hotel. Pagkatapos ay pumunta si John sa tailor shop kung saan naghanda sila ng mga bulletproof na susuotin niya para sa gagawing misyon. Ngayon naman ay kailangan ni John malaman ang kinaroroonan ni Gianna kaya binisita niya ang isang lalaki para kunin ang blueprint ng lugar upang madali lang sa kanya malaman ang mga iba't ibang daanan ng loob at labas. Pagkatapos ay pumili na rin siya ng mga armas na gagamitin sa weapon shop. Kinagabihan, palihim nang pumasok si John sa coronation ni Gianna at kinumpronte niya ito sa dressing room. Ngunit si Gianna ay inaasahan na pala ang bagay na ito mula sa kanyang kapatid kaya nagpa siya na lang siyang paslangin ang sarili sa pamamagitan ng paglaslas ng kanyang pulso. Nang mamatay na si Gianna, binaril siya ni John sa ulo bilang pagtugon sa misyon.
Pagkatapos ay umalis na si John sa lugar ngunit napansin siya ng bodyguard ni Gianna na si Cashan at agad siyang nakilala nito. Napagtanto niya na naipinadala siya dito para paslangin si Gianna. Agad niyang inatake si John at ang dalawa ay nagsimulang magbarilan. Nagawa naman ni John makatakas mula kay Cashan at sa mga tauhan nito at napunta siya sa catacombs kung saan nasalubong niya naman si Ares, ang babaeng inatasan ni Santino na bantayan si John. Lumalabas na inutusan pala siya ni Santino na pagkatapos maisagawa ni John ang misyon, ay papatayin nila si John Wick. Pagkatapos makatakas ni John sa tauhan ni Ares, nasalubong niya namang muli si Cashan. Muling nagtuos ang dalawa sa pakikipaglaban hanggang sa makarating sila sa lobby area ng Continental Hotel. Pansamantalang huminto ang dalawa bilang paggalang sa rules ng Continental Hotel at pagkatapos ay nagtungo silang dalawa sa bar para mag-inuman. Dito na ibinunyag ni John ang rason sa likod ng pagpatay kay Gianna. Ngunit sa kabila ng pagpapaliwanag ni John na si Santino ang may pakana ng lahat ng ito, gusto pa rin ni Cashan patayin si John. Nang makarating na si John sa kanyang silid, nakatanggap siya ng tawag mula kay Santino at sinabing naiintindihan nito kung nagagalit siya sa kanya. Dahil sino ba naman daw na kapatid ang hindi ipaghihigante ang kanyang kapatid na pinaslang ni John. Lumalabas na parang pinaglalaroan lang pala ng lokong ito si John Wick. Matapos niyang utusan si John na patayin ang kanyang kapatid, ngayon naman ay papatayin niya daw si John para ipaghigante ang kanyang kapatid. What a naive decision! Kaya dahil dito, binabaan siya ni John ng telepono, nagpapahiwatig na si John Wick ay galit na dahil pinaglalaroan lang pala siya ni Santino. Si Santino naman sa kabilang banda, ay naglabas ng $7 million contract para ipapatay si John Wick. Ang kontratang ito ay ipinadala sa lahat ng high-profile assassins. Nagkasalubong si Winston at Santino at sinabi sa kanya ni Santino na naisakatuparan na ni John ang kanyang blood oath kay Santino. Nangangahulugan lang na malaya na si John Wick sa kamay ni Santino. Sinabi naman ni Santino na wala na siyang paki dahil mamamatay na daw si John ngayong gabi. Kaya naman binalaan ni Winston si Santino na gumawa siya ng malaking pagkakamali sa pagtatraidor kay John. Dagdag niya pa na inatake niya patalikod ang isang demonyong nananahimik na at pinilit pa itong balikan ang buhay na iniwan niya na. Ngayon si John na malaya na sa marker, babalik ito para maghigante dahil sa panggugulo ni Santino sa kanya. Hindi naman nagpasindak si Santino sa babala ni Winston at sinabing handa siyang harapin ang konsekwensya mula kay John Wick. Si John ay nakarating na sa New York City at winelcome siya ng bala mula sa mga asasin na gustong pumatay sa kanya. Napalaban din siya sa isang sumo wrestler na isa ding asasin ngunit hindi naman ito naging mahirap para kay John. Inatake din siya sa subway station pero napatay niya rin ito gamit lang ang lapis. Nagpatuloy siyang maglakad sa subway kung saan kinumpronte siya ni Cashan. Nagpalitan muli sila ng putok ng pistol na may silencer upang hindi makaabala sa mga tao. Pagkatapos ay nagtuos sila sa pisikal na labanan sa loob ng tren, ngunit sa huli ay si John pa rin ang nagtagumpay ng masaksak niya si Cashan sa dibdib. Si John ay sugatan na rin kaya naghanap muna ito ng tulong. Nakakita siya ng pulubi at humingi siya ng tulong dito kapalit ng gold coin para itago siya. Nagtungo si John sa underground crime boss na si Bowery King para humingi ng tulong. Sa kabutihan palad ay ginamot naman nila si John. Pagkatapos ay nakiusap si John sa Bowery King tulungan siyang hanapin ang kinaroroonan ni Santino sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang underground network at humingi na rin siya ng mga armas. Ngayon naman ay tinanong ng Bowery King si John kung bakit kailangan niya siyang tulungan. Pinaliwanag naman ni John ang punto niya na kung si Santino ay tuluyang makakaupo sa high table, matatanggal siya sa kanyang posisyon at mawawala din ang kanyang mga resources. Dagdag pa ni John na kapag nangyari ito, mawawala na siya ng kakayahang kontrolin ang kanyang underground networks. Dito na pagtanto lahat ni Bowery King na tama ang pinupunto ni John Wick. Naintriga naman ang Bowery King dahil sa intensyon ni John na patayin ang isa sa miyembro ng high table. Sa wakas ay nagpa siya na rin siyang tulungan si John at binigyan niya ito ng baril na may 7 bala. Pagkatapos ay nagtungo na si John sa Art Museum kung saan si Santino ay kasalukuyang nagdiriwang. Sinimulan na ni John patayin ang mga tauhan ni Santino at hinabol si Santino sa buong museum habang inisa-isa niyang paslangin ang mga humaharang sa kanya. Gayunpaman, maswerte pa rin si Santino dahil dumating ang pepe niyang security na si Ares para itakas siya. Samantalang si John ay kasalukuyan pa rin nakikipaglaban sa mga natirang tauhan ni Santino sa museum. Pagkatapos ay nagtuos na nga sila ni Ares at ang dalawa ay nagharap sa brutal na labanan. Ngunit tulad ng inaasahan, si John pa rin ang nagwagi ng masaksak niya si Ares sa dibdib. Samantala si Santino naman ay pumunta ng Continental Hotel kung saan intensyon niyang gawing shelter ito sa kamay ni John.
Kung maaalala nyo na mayroong batas sa Continental na bawal isagawa ang pagpatay sa loob ng Continental dahil magdudulot ito ng matinding konsekwensya, kaya ginamit ni Santino ang pagkakataon na manatili sa Continental, sa paniwalang hindi siya magagawang patayin ni John sa loob hanggang sa manatili siya dito. Sa wakas ay dumating na nga rin si John sa Continental at tinanong si Karen kung nasaan si Santino. Makikita natin sa mukha ni John na handa siyang labagin ang batas ng Continental alang-alang sa mapatay niya lang si Santino. Si Chara naman na ayaw madamay sa galit ni John, ay tinuro ang kinaroroonan ni Santino. Si Santino ay kasalukuyang nasa Continental Lounge kasama si Winston. Pumunta na nga doon si John at binalaan siya ni Winston na wag na wag gagawa ng agarang desisyon dahil pag pinatay niya si Santino, malaking konsekwensya ang kakaharapin niya. Sa kabilang banda naman si Santino ay pa-relax-relax lang dahil akala niya hindi kayang gawin ni John ang patayin siya dahil nasa loob sila ng Continental. Subalit si John naman ay gigil na gigil sa pagmumukha ni Santino. Una ay sinira niya ang kanyang pamamahay, pangalawa ay pinaglaruan niya siya at gusto pang ipapatay, kaya dahil dito, pinilit niya si John bumalik sa dating katauhan niya at hindi na pinansin ang babala ni Winston at tinuluyan na nga si Santino. Pagkatapos nito ay umalis na si John at bumalik sa dati niyang bahay at inalala ang mga panahong kasama niya pa ang kanyang asawa. Kalaunan, dumating si Charon para sabihin na gusto siyang makausap ni Winston, dahil sa paglabag nito sa batas ng Continental, dumating na ang tamang oras para sa konsekwensya. Sinabi sa kanya ni Winston na dinoble ng high table ang bayad sa kontrata para patayin siya, at ipinadala ito sa lahat ng mga matitinding assassin sa buong mundo, bilang konsekwensya sa pagpatay niya kay Santino sa loob mismo ng Continental. Pagkatapos ay idineklara din siya bilang isang ex-komunikado, kung saan pinapatanggal lahat ng access at privilege niya kaugnay sa Underworld Resources. Dagdag niya pa na lahat ng nakapalibot sa kanya ngayon ay mga assassin na nakahandang patayin na si John. Gayunpaman, nagset ng isang oras si Winston para sa kanya upang i-delay ang pagsisimula ng consequence laban kay John Wick. Sinabi naman ni John kay Winston na sabihin nito sa lahat na nakahanda siya, at papatayin niya lahat ng gustong pumatay sa kanya maging sino man sila. Pagkatapos ay umalis na si John Wick kasama ang kanyang pitbull at tumawag na si Winston sa telepono para simulan na ang countdown ng isang oras na si John magiging isa ng ex-komunikado sa buong mundo.